Senator Risa, kayo po eh nagkaroon ng ano no press conference ukol nga dito sa natatanggap. Hindi nalalaman ng marami until you actually talked about it in the press conference na madami pa lang mga miyembro ng pamilya ni Kapersi Lapid ang nakakatanggap na rin ng death threats. Okay. Grabe. Opo. Ano po ang latest diyan at ano ang mga security measures na ginagawa ngayon para sa kanila? Well, ang latest po, Peter and Rica, tinurn over ko na po yung mga raw materials namin, nung audio recording nung cellphone call at saka screenshots nung mga text messages. Tinurn over ko na po sa PNP, kay Chief PNP Azurin, at tinurn over na rin po ng opisina ko sa NPI. So may number po ito nung texter at may pangalan, at least yung Facebook name nung mga nagme-message at nagpe-text dun sa mga anak ni Percy Mabasa. In terms of yung security measures, well, at least, at ito sinabi ng pamilya Mabasa nung dumalaw ako sa kanila nung Lunes, na appreciate nila na mayroong local PNP no, dun sa isang bahagi ng kalye nila. Pero nanawagan pa rin po ako, tiwala po kasi ako no, na mabibigyang proteksyon at suporta ng gobyerno ang mga naulilang asawa at saka anak ni Ka Percy. At sana sa lalong madaling panahon. Mm-hmm. Ano po, no? October 3 ng paslangin si Ka Percy Lapid. So 24 days na actually. Right. Opo. Ngayon, parang sabi nga nung mga kapasaders na nagme-mensahe sa atin, Senator Risa, parang habang tumatagal, lalong gumugulo ang investigasyon. Ano po bang tingin niyo? Well, baliktad yun sa dapat na totoong nangyayari at nagiging impresyon ng publiko. Lalo na, diba, sa taas ng interes na mamalaya natin mula sa publiko sa kasong ito dahil sa pagluluksa ng publiko sa pagkapatay kay Ka Percy, dahil sa pakikiramay ng ating mga kababayan kina Ma'am Lisa, yung kanyang balo at yung kanilang mga anak, at syempre yung concern din ng ating mga media audiences dun sa ito na namang latest na pagpatay sa isang mamamahayag, at yung nararamdamang pagiging atake din nito sa press freedom. So, well, nasabi ko rin naman sa press ko na alam ko na yung PNP at NPI ay doing their best with the case, pero kaya ko rin ibinahagi itong mga materyales o ebidensyang ito kasi grave threats talaga. And bahagi ng pagiging dapat mas simple ng isang kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon, eh hindi na dadagdagan yung mga binibiktima. Imagine, naulila na nga yung asawa at mga anak ni Ka Percy. Ngayon sila na rin ang tinatarget nitong mga banta. Tulad nung kapatid ni Ka Percy, si Roy Mabasa, na mamamahayag din. Okay. But Senator, if I may cut you lang din po dyan, no? Marami naman pong mga nagmamatapang sa social media, di po ba, na nagtatago sa anonymity. How do we filter out yung mga threats na we think are legitimate? Totoo. Totoo yan, Rica. Hindi rin natin sigurado kung sinusubukan lang pagkakitaan ito, no? Ng mga napaka-merciless din na mga tao, hindi man sila kasangkot sa krimen ng pagpatay kay Ka Percy, pero sinusubukan nilang pagkakitaan lamang itong sitwasyon. Kung konektado naman sila sa pagpatay kay Ka Percy, and then may isa pang tao na namatay na, no? Hindi pa rin malinaw ano mga sirkumstansya niyan, yung isang di umanong middleman, no? Si Mr. June Villamor. Opo. Kaya dapat, hopefully, no, yung sa pag-turnover ko ng mga ebidensyang ito, pag-turnover namin, ay trabahuin ang cybercrime units pareho ng PNP at ng NBI
matukoy sino ba ang mga taong nasa likod ng mga numerong ito, i-locate sila at patigilin sila sa kanilang ginagawa. Kung terrible prank caller and texter sila, patigilin sila. At lalo kung kasabwat sila sa pagpatay kay Kapersis, at o kung kasabwat sila sa pagpatay kay Jun Villamor, edi dapat yan ay maging ambag sa maayos at simpleng pag-imbestiga sa kasong ito. Opo. Senator Risa, iniisip ko lang po, and I don't know whether this is the proper way of handling it. Bakit pa wala yata kaming naririnig na any senator saying that we would like to do an investigation of this case? Natanong din po ako niyan, Peter, ng Senate Media nung PressCon, and sila na rin po nag-update na sinabi ni Senator Roy De La Rosa na pag-resume namin sa ikalawang linggo ng Nobyembre ay magdadaos daw siya ng investigasyon. Kung kanyang gagawin yon, Peter at Rica, talagang lalahok ako dyan. At kung hanggang sa panahong iyon, wala pa rin maayos na conclusion yung mga investigasyon, lalo sigurong magiging pakiramdam ng Senado na dapat idagdag yung aming inquiry o investigation sa mga investigasyong tumatakbo na sa ngayon. Opo, opo. At least eh, kasi if for anything, live kasi yung Senate hearing, di po ba matututukan ng mga madlang people kung ano yung mga tanong at mga sagot real time. Right. Di po ba? Right. Correct. Kasi kagaya po nung nananako to humihingi yata ng 1 million. Opo. Nanginginigil, opo. Opo. Ang nababasa namin natatakot siya sa buhay niya, so napakaliit na halaga yung 1 million. Dahil nandun siya sa loob. Opo. Sinabi niya yon, nasa loob siya. So kaya buhay na buhay yung issue. Halimbawa, bakit pinapayagan ang mga cellphone sa loob di umano ng NBP? Yan na nga po yung dahilan kung bakit nabalitaan natin noon na intensyon sana ng Mabasa family maghain ng administrative case laban kay suspended Bucor Director Bantag dahil sa pagpapayag na ganyan. So, and yun na nga, sinabi nung di umanong tumatawag o nagte-text na siya ay nasa loob daw. So, ang interpretation din ng pamilyang Mabasa ay nasa loob siya ng bilangguan. So, pati sila, unang-unang nagtataka, bakit? Naitanong pa nga doon sa audio recording, naitanong nung isang anak ni Kapersi na nakatanggap ng tawag na yun na, di ba, paano po kayo nakakatawag kung nasa loob kayo? Oo. Opo. Well, speaking of yung Senate investigation, Sen. Risa, sinabi po ni Senator Frank na nakikiusap siya sa mga senators ngayon na hayaan niyo muna yung mga PNP tapusin ang trabaho nila. Huwag muna mag-Senate investigation. Your thoughts on this, please? Well, kaya nga po nung sa press con ko, sinabi ko na we know that the NBI and the PNP are doing their best, pero maintindihan din naman natin lahat bakit magiging impatient over time ang mga tao dahil napaka masasabing sensational, pero napaka-terrible ang pagkapatay ito and nakukumplika as the days go by sa halip na sumisimple at lumilinaw yung buong litrato. Pero I think maganda yung paalala ni Sen. Frank sa atin na habang dinadaos na nga yung dalawang investigasyon at adjourn pa kami sa ngayon, hindi pa kami in session, edi everyone is hoping na magiging conclusive, no, kompleto at maayos yung mga resulta ng investigasyon. But yun na nga, having said that, at veterano naman si Sen. Frank din sa maraming inquiry nung mga panahon noon, ay kapag pag-resume namin ay kailangan pa rin, makakatulong pa rin, of course, laan naman ng Senado na to do our part in a few weeks' time. When the President himself actually volunteers mga statement, no, na parang hindi siya masyadong naniniwala na namatay. Nakakagulat. Opo. Parang it's like sending a message already. Sana sa PNP, sa NBI, sa DOJ. Di po ba na, hoy, ano ba, mag-iisang buwan na? Opo. At saka, ano ba pwede gawin?
Opo. At saka actually, Peter, nung unang nag-break yung balitang iyon, sabi ko, wow, no, that's really significant. Pero ang una ko rin naisip ay baka nagbigay ng input sa kanya, either ang PNP or ang NPI or even ang DOJ na ganun na nga. And that was really significant. Kasi yeah, kung sasabihin ng pinakamataas na official na parang hindi by natural causes namatay yung taong iyon, eh nauna na si PNP Chief Azurin, di ba? Sinabi nila na it's an unfortunate incident but the timing is questionable. Ngayon, kung pagkatapos pa niyan, mismo ang presidente magsasabing parang hindi due to natural causes, then, you know, connecting one dot to the other, iisipin talaga ng mga tao, ah, baka kaugnay nga ito sa pagpatay kay Kaperty. So, all the more, mabigat ang nakaatang sa mga balikat ng investigating authorities to give clear and complete answers dito sa pagpatay kay Kaperty. And kasabay nun, isecure ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Di ba, mabigyan sila ng konting dagdag na kapanatagan ng loob. And also, government sent a clear signal na hindi nila tatantanan itong pag-atake sa mga mamamahayag. Hindi ito, hindi nito tatantanan yung pag-atake sa inyong freedom at ating freedom of the press. Yes. Tunay na tunay po. Sir Teresa, you know, 1+1 ulit, yung connecting the dots ulit. Eh si PBBM ang nagsabi kay DOJ Secretary na isuspend kagad si Edwin. General Bantag. Oh. Yes, silang nagutos at inaksyonan talaga ng DOJ, suspended. And pagkatapos niyan, sinabi ng PNP, tumitingin sila sa, hindi ko kulang sa 160 personalidad kasama si suspended General Bantag, na itong 160 daw na mga tao ay mga naging madalas na target ni Kaperty sa kanilang 600 posts na nireview ng PNP mula 2021 bilang sila yung mga persons of interest daw. Mm-mm. Nako, ang challenge po dyan yung baka itong mga nakikita natin ng mga suspects, middlemen, baka mga pawns nga lang po ito. Paano makakarating ito sa mastermind? We have to find the biggest dot among all the dots. Ang dami ng dots and we really have to talaga, Rica. Dapat sa 160 na iyon o kung sino man finally ang pangangalanan ng PNP o ng NBI na talagang hindi lang persons of interest pero yung mga pag-alaman nilang talagang may kagagawa nitong lahat. Dapat talaga, hindi lang yung mga lower or even middle rank na mga gumawa nito kung malaking grupo ito, pero yung mismong mastermind o mga masterminds.